Yun, magandang araw sa inyo mga kairog. Meron na naman tayong panibagong pag-uusapang topic. Mahirap mabuhay sa mundong ating ginagalawan. At kadalasan, yung mga nagiging desisyon natin ay malayo sa ine-expect nating mangyari. Sa ilang taong existence natin dito sa mundo, ilan na kaya ang mga maling desisyong nagawa natin? O yung mga plano na hindi naman nangyari o taliwas sa inaasahan natin? Kaya sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang seryosong bagay. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay hindi ganun kadali. Wala sa sinapupunan, walang nakakaalam kung ano ang itsura natin. Kung matangos ba ang ilong, magandang hugis ng labi, magandang shape ng mukha, o sino yung magiging kamukha natin. Wala ring may alam kung ano ba talaga ang ating eksaktong size sa loob ng tiyan ng ating mga magulang. Kung ano ang ating kulay paglabas at kung paano ang ating mga galawan. Habang ating tinatahak ang pagiging bata hanggang sa tayo ay tumanda, walang nakakaalam kung ano ba ang mangyayari sa atin, sa ating future. Kung anong klaseng magiging pormahan natin o ano yung magiging paborito natin. Kung saang skills ang mahasa tayo, kung ano yung mga ayaw, kung ano yung kalakasan at kahinaan, kung saan tayo matakaw at kung tayo ba'y nakain ng gulay paglaki. Jollibee o McDo, chicken wings o samgyupsal, walang may alam unless nandun ka na sa sitwasyon na yun. At baka way back 20 years ago, yung sinagot natin kung anong gusto natin paglaki natin, baka hindi naman nangyari ngayon. Habang tumatanda rin tayo at bumibilis ang panahon, parami rin ang parami ang katanungan natin sa ating mga isipan. Sa mga nag-aaral, makakagraduate kaya? Pasado ba ang mga grades? Makakabayad kaya ng tuition? Sino kaya ang a-attend? May handa ba? Meron bang toga? Meron na kayang permit pagka mag-e-exam? O meron bang pambaon? O pamasahe? O may bagong uniform, sapatos, bag, libro, o gadget? At maayos na internet para magkaroon ng maayos sa performance sa school. Panahong yan, mismong estudyante hindi rin masasagot o wala talagang nakakaalam. Siyempre, hindi lang dyan natatapos ang katanungan. Once na nagkatrabaho ka na, mas madadagdagan pa yung tanong natin sa buhay. Tulad ng, kakasa kaya ang sahod mo? Matatapos kaya mga bayarin? Makakapag-ipon na kaya? O uutang ulit? Saan mo na rin bang naitanong sa sarili mo kung kaya pa ba ng katawan mo? Kaya mo pa ba yung schedule? O pakisamahan yung kapwa-empleyado mo? O kaya yung mga amo, yung mga bossing? O ma-cope up yung pangyayari sa environment na ginagalawan mo? Ilan lamang ang mga ito sa mga maaaring nagiging katanungan natin? Lalo na kung mag-isa tayo, ang daming pumapasok sa ating mga isipan na katanungan. Kung hanggang kailan ba magiging buong pamilya o mabubuo pa ba ang pamilya natin? Matutustusan ba yung mga pangangailangan? O kaya mo ba bang i-shoulder ang lahat? Hanggang kailan ka magiging healthy? O kailan ka makakahanap ng forever mo? Saang sulok ka man magpunta? At tanungin mo pa yung sikat o kilalang fortune teller, panigurado, wala silang may sasagot tungkol sa ano mangyayari sa'yo in the near future. Pero good news mga kahirog, dahil dyan, meron akong kilala. 100% alam na alam niya kung ano ang mangyayari sa'yo mula pa noon, ngayon, at sa mangyayari sa'yo bukas o sa mga susunod na mga araw o taon. Siguradong sigurado at walang kaduda-duda. Ayan mga kahirog, ang linaw. Ang linaw, 'di ba? Merong nakakakita sa atin, mga kahirog. Merong nakakarinig ng ating daing, ng ating mga iyak tuwing tayo'y nabibigatan. Kung magtitiwala lang tayo sa kanyang mga pangako,
Lahat ng kagaanan at prosperity at pagpapala ay kayang-kaya niyang ibigay sa atin. Ito yung klase ng blessing at ng magandang future na hindi natin na-imagine mula pa noon. Kung ngayon, sitwasyon ng kabigatan, eh baka bukas eh araw na ng kaginhawaan. Napakasarap lang malaman na, alam mo yun, kahit na gaano tayo kaliit sa paningin ng Diyos, yung tipong anytime nga pwede niya tayong bawian ng buhay sa sobrang tigas ng ulo natin. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, ipinararamdam niya sa atin na deserve pa pala natin ang maraming chances. At hindi lang yun, may maganda pang future na nag-aabang sa atin. Ang dapat lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya at mag-submit. Akalain natin yun, may sagot na pala yung mga katanungan natin sa ating mga isipan. May magandang future na rin pala na naghihintay sa atin. Kailangan na lang natin gawin ay makarating dun sa sitwasyon na yun. Pagkatiwalaan ang mga pangako niya. Dahil panigurado, sasamahan niya tayo hanggang sa dulo. Pero sa oras na nabibigatan ka na at feeling mo ay mag-isa ka na lang na tumatahak ng journey mo, eh huwag kang mag-alala dahil yun yung time na binubuhat ka niya. So yun lang sa araw nito mga kairog. Hanggang sa muli. Bye!